Magandang gabi. Ngayon ay magbabahagi muli ako ng pilas ng aking sarili. Sa ating buhay, lahat tayo ay may fair share ng trahedya. Ito man ay maging lindol, baha, sunog, kung manakawan, ma-hold up, o kung anumang trahedya, lahat tayo ay nakaranas na siguro nito. At may kinalaman dito ang aking ibabahagi ngayong gabi. Sa aming barangay, particularly sa area namin, maraming beses na nagkaroon ng sunog. Pero sa kabutihang palad ay hindi pa nadilaan ng apoy ang aming bahay. Dahil kung magkakaroon ng sunog dito, nangyayari ito sa medyo malayo pero tanaw na bahagi ng aming barangay. Kung aakyat ako at titingin sa bintana, makikita ko ang usok. Kung minsan naman, yung usok ay umaabot na sa itaas, makikita mo na sa langit kapag tumingala ka mula sa amin. Pero niminsan ay hindi pa inabot mismo ng apoy ang aming bahay at huwag naman sana. Tuwing nagkakaroon ng ganitong sunog, nakikita ko kung paano mag-isip ang apoy. Oo, pwede nating sabihin na apoy ito, humihinga, kumakalat, at wala naman talaga itong pinipili, diba? Hindi naman ito ng huhusga ng tao, pero kung ang bahay mo ay gawa sa konkreto, gawa sa materyales na hindi naman talaga kinakapitan ng apoy. At syempre, alam naman natin na mas mahal ang mga materyales na ito. Kaya naman kung ang bahay nyo ay isang pobreng bahay lamang na gawa sa pinagkabit-kabit na tabla at karton, naiintindihan natin na mas kakapitan to ng apoy, lalamunin ito ng apoy. Kaya kahit sabihin natin na wala namang tinitignang katayuan sa buhay ang sunog, may kinikilala itong material na halaga. Kaya sa kasamang palad, no, itong mga area na kadalasang tinutupok ng apoy sa amin tuwing nagkakaroon ng sunog ay itong mga area na gawa sa life materials, mga barong-barong na kadalasan magkakadikit pa. Dahil alam naman natin, yung mga nakatira, hindi nila kayang i-distansya ang sarili nila, hindi nila kayang magpatayo ng sariling bahay sa matibay at may sariling lote. At bukod pa doon, ang kadalasang pinagmumulan ng apoy ay mga jumper. Ito yung mga illegal na koneksyon ng kuryente, no? Dahil hindi nila kayang magbayad sa lehitimong koneksyon ng kuryente. Dahil aminin naman natin na talagang mahal rin ang singil ng kuryente sa bansang ito. Kaya kapag sila ay napasobra ng konsumo, magkakaroon ng short circuit sa mga kawad ng kuryente. At dun magkakaroon ng spark, dun magkakaroon ng sunog. Ito yung kadalasang rason ng sunog sa aming barangay. Pero itong pinakahuling sunog na nangyari noong Disyembre, talagang nagmarka sa akin yung rason. Talagang nagmarka sa akin yung pinagmulan ng apoy. Hindi ito agad naalis sa isip ko. At kinabukasan, wala akong ibang naging desisyon ko di magsulat tungkol dito. Dahil naniniwala ako kapag sinulat natin ang isang bagay na gumugulo sa isip natin, para natin itong pinrint, para tayo nagprint ng picture. Kapag natitigan na natin sa papel lang ang sinulat natin, kapag nakita na natin ang kabuuan nito, may isip natin na nangyari na ito, tapos na. Kailangan na lang natin gawin magpatuloy
matuto mula rito at magpatuloy. At itong mga panahon na ito, nag-eeksperimento rin ako sa forma ng panitikan na kung tawagin ay haibon. Ito ay kinuwento lang sa akin ng isang kaibigan, no? Ang haibon daw ay pinagsamang prosa at tula. May mahaba kang prosa, may mahaba kang paragraph form na sulatin. At ang closing statement mo ay isang maikling tula. Pwedeng haiku, pwedeng tanaga. Basta maikli. At naisipan kong sulatan ng haibon itong pangyayaring bumagabag sa akin hanggang kinabukasan. Ito ay aking journal entry noong 12 ng Disyembre. At naisulat ko ito sa ganap na 8:07 ng gabi. Malalaman mong malaki ang apoy kapag malaki ang usok nito sa langit at nanliliit ang tayog ng bahay ninyo. Hindi mo man madama ang init, mag-aalab ang kaba sa iyong dibdib. Hahangos kang pupunta sa lababo para kumuha ng isang basong tubig. Ipang aapula mo sa uhaw na tumutupok sa natuyo mong lalamunan. Aakyat ka ng second floor at tatatawin mula sa bintana kung saan nagmumula ang usok. Malayo pa naman. Ibubulong mo sa sarili sa kakabubuntong hininga. Sa mga ganitong pagkakataon, iniisip mong nagwawagi ang kalmado. Susubukan mong pumikit nang makita mo o ang inuuling na dilim. Maririnig mo ang mga usiserong kapitbahay na nagpapanik na sa ngayon. Mabuti at yun lang ang naririnig mo. Hindi ang mga light materials ang mga kahoy na inaanay, ang mga tarpaulin at trapal na ginawang pupuk, ang mga estairo at karton na ginawang higaan. Hindi mo naririnig ang unti-unti nitong pagkatupok. Wala ka sa pinangyayarihan ng sunog. Naisip mo, saksi ka lamang sa laki ng usok. Ngunit sa kabilang dako, sa pinakapuso ng apoy, may isang katawang kani-kaninay nagpaligo ng gasolina sa sarili. Sa isang kiskis ng posporo ay napagtanto ng buong barangay kung paano lumalaki at kumakalat ang galit ng isang tao. Ang kasawian ng tao, naisip mo, ay nagsisimula bilang isang ningas at magiging matakaw at naglalagablab na apoy. Galit, nag-alab, habang ningas pa lamang, apulahin na. End of entry. Ito po yung aking nasulat, yung tunay kasing rason kaya hindi mawaglit sa isip ko. Yung sunog ay nagmula sa isang tao. Nagpatiwalakal. Napagdesisyonan niyang sa ganitong paraan, wakasan ang kanyang buhay. Sinunog niya ang kanyang sarili. At dahil dun sa apoy ng kanyang nilikha, kumalat ito at sa kasamang palad ng damay ng mga inosenteng buhay. Dumarating ang balita sa atin na mahirap paniwalaan. Hindi ako nagpunta sa pinangyarihan ng sunog para makipalita. Basta na lamang dumaraan ang aming mga kapitbahay, magkukwento sa aking nanay at didetalye ang pangyayari. Sabi nila ay isa raw dating nagamit ng droga ang pinagmulan ng sunog. Gusto nilang sisihin ang fact na siya ay dating drug addict, pero iba ang gusto kong isipin. Oo, malaki ang kontribusyon ng droga sa kanyang naging desisyon. Maaaring ganun yung nangyari. Pero bakit sa ganoong paraan mo pipiliing makasan ang iyong buhay? Sabi ng isa kong kaibigan,
lang inuopen up ko sa kanya ito. Sabi niya eh baka nais niyang mandamay ng iba. At naalala ko dito yung eksena sa umpisa ng Midsommar kung saan yung kapatid ng bida ay nagpatiwakal din pero dinamay ang kanyang mga magulang. At pakiramdam ko no, ang may uri ng sama ng loob na kumakain sa tao. Uri ng sama ng loob na bukod sa lungkot ay nahahaluan din ng galit sa kapwa niya tao. Kung minsan sa taong malalapit pa sa kanya. Doon ko na speculate na baka meron siyang sama ng loob sa pamilya niya, sa paligid niya. Baka pakiramdam niya ay hindi magandang trato sa kanya. Baka pakiramdam niya nararapat masunog ang mundong kinalalagyan niya. At again, mula sa isang maliit na partikular na pagtingin, eh lalawak ito sa panlipunang tingin. Anong klaseng lipunan ang kinagalawan natin para isipin ng isang tao na nararapat lang masunog ang kanyang mundo? Ang isa pang pumasok sa isipan ko ay ang monghe na si Thich Quang Duc. Siya ay isang monghe na nagsunog rin ng kanyang sarili pero hindi para mandamay ng iba kundi bilang isang akto ng protesta. Pumuesto siya sa gitna ng intersection. Doon nagbuhos ng gasolina at doon din nagsindi. Naka-lotus position lamang siya habang nagaganap ang pagsunog sa sarili. Tinitignan ito ng ilan bilang akto ng protesta laban sa gera. Dahil nagaganap noon ang gera sa Vietnam at US. Sinulatan ito ng tula ng isang Pilipinong makata na si Rosmond Tuason. Thich Quang Duc ang pamagat ng tula. Wala akong kopya nun sa kasamang palad. Pero parang ang sinasabi niya ay nanonood lamang tayo habang ginagawa yun ni Thich Quang Duc. Wala tayo doon sa pinangyayarihan na sunog. Kahalintulad dito ng sentimiento ko kahit napakalapit ko na doon sa pinangyayarihan ng sunog dito sa amin. Dito ko nakita ang similarity o pagkakatulad ni Thich Quang Duc sa kabarangay namin na parehas silang nagpo-protesta laban sa mundo. Parehas silang may nais pakawalan. Si Thich Quang Duc bilang monghe sa palagay ko, ginawa niya ito upang ipakita sa lahat na kung magiging ganito ang ikot ng mundo kung tayo ay mapupuno lamang ng giyera at gulo, ay nararapat lamang na masunog na lamang siya, maging alipat ho sa gitna ng mundong mas magulo na kesa sa impyerno. At wala ako sa posisyon para i-assume kung ano ang tunay na nararamdaman ng aming kabarangay. Pero sa palagay ko, halos ganoon din ang dahilan kung bakit niya yun nagawa. Ganoon kalupit ang mundo na mas pipiliin niyang maging apo kesa magpatuloy sa pagiging tao.